Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, I'm going to share with you my October favorites affordable version. Well, version episode na pang-affordable lang muna. Then, sa next vlog ko, I'll be sharing with you my October luxury brand favorites naman. Okay? So, i-share ko din pala sa inyo isa-isa yung mechanics ng giveaway para hindi kayo masyado malito kasi may mga iba na lalilito. So, i-clear ko lang sa inyo yun since madami pa naman kayong time. November 20 pa naman ako, pipili na 2 winners. Okay? So, if interested kayo sa video na to, sa October favorites ko and also for the giveaway, just keep on watching! Okay, so mga sis, ayun na nga. I'll be sharing with you yung October favorites ko and then at the end of the video, I'll be sharing yung mechanics ng giveaway ko para lang talagang super clear sa inyo. So, mag-start na muna tayo sa aking October favorites. Mag-start tayo sa skincare na very affordable. Alam niyo na sobrang favorite ko yung Innisfree na gel cherry blossom nila, 'di ba? And very medyo mas nasa expensive side siya dahil international brand siya. But ito, na-dupe ko for her. Alam nyo na to sa TikTok kasi shinare ko na pati sa IG ko. Pero share ko lang ulit. Kasi talagang siya yung ginagamit ko recently. Ito, bago na tong gamit ko ngayon. Ayan, bago na siya ngayon. Kasi yung isa, ubus na talaga. So, ayan. This is the Hello Glow Rose Water Soothing Gel. Super mura lang niya. And very effective. Same na same lang siya halos nung Innisfree na favorite ko talaga. Kasi ayan, tignan niyo yung pagka-gel niya. Tapos hindi nag-irritate yung skin ko kahit may scent siya. Amoy rose kasi siya. Pero ayan, makikita niyo na super duper duper glowy niya after mo ilagay. Tapos sobrang lamig niya sa mukha. Kaya nakaka-relax talaga. Same na same talaga siya nung Innisfree. Actually, parang mas okay pa nga siya kasi alam mo yung Innisfree may onting bigat after mo ilagay. So, aantay mo pa ng a couple of minutes para mag-set talaga siya. Pero ito, mas mabilis siyang ma-absorb ng skin ko. For me ha, yun yung feeling ko. And it has hyaluronic acid so talaga nakaka-plump and glow ng skin din talaga siya. And it's very hydrating mga sis. So, I super highly recommend this product. It's from Hello Glow and it's very, very affordable, promise. And ginagamit ko talaga siya. Also, pwede din siyang maging as your primer before you put makeup. And another from Hello Glow, it's there. Ito, ginidala ko to sa trip. Yung, well, trip? Kala man layo. 2 days lang naman umalis. Hindi, pero daladala ko to na nag-beach ako kasi very handy siya. Lalo na gusto ko putok blush ako and hindi nag-fade again. Nag-fade agad and also hindi nag-transfer agad-agad sa mask. This is their Magic Tint. It's an instant rosy pink blush. Ayan. Alam ko merong kalaban kasi yung Avon. Hindi ko maalala. Letter L yung start. Comment down below kung naalala nyo. Basta meron siyang kalaban, yung Avon. Yung may mga brochure-brochure pa. Naalala ko yun. Merong binibentang gantong-ganto na color white siya. Tapos pag binlend mo sa cheeks mo, ayan, white mo na siya. Then kapag binlend mo siya, magiging pink siya. Ayan. So, parang rosy-rosy talaga. Alam mo, ito yung ginamit ko all throughout nung beach trip namin. And very handy siya. Sobrang nice. A little goes a long way. Yung isang tuldok lang yun. Pero ayan, putok blush na yung kamay ko, diba? And very parang natural lang talaga siya sa cheeks niyo. And ang bango niya. Amoy siyang candy. Then another one from Hello Glow is their anti... Dalawa kasi sun, tinted sunscreen na i-share ko sa inyo na bet ko ngayon. Yung isa, ito nga, yung Hello Glow din na anti-pollution naman na tinted sunscreen. This one. This one, it has niacinamide o diba bongga. Tapos may vitamin E din siya and hyaluronic acid. Tapos may pollute stop pa siya. Tapos this one, it doesn't have other shades. Pero meron naman siyang tone adapt, tapos hydrating and smoothening siya. SPF 50+, and PA++++, o diba? 20 grams. Pwedeng-pwedeng pang-travel kasi, ayun o, stuck sa Shea lang siya. So, dinala ko din to nung trip ko. Relievo sila ni BLK, o diba? Para hindi maubos agad. Ganun talaga ginagawa ko. Ganyan siya mga sasong. So, pag na-blend na siya, magiging ganyan siya. So, nag-adapt talaga siya sa skin tone ko, mga sis.
So, very nice. Perfect combo tong dalawa na to, as in. Sobrang nice niya, o diba? So, now let's move sa makeup naman. Kasi bak na umay na kayo sa skincare. Pero very nice talaga yung mga skincare na ginamit kong yan. And, ayun. So, sa local brand muna tayo. Alam nyo na, ang unang favorite ko talaga. Alam nyo na, favorite ko talaga ngayong October is... Gamit ko din siya ngayon. Itong Easy & Co. Active Concealer nila na bonggang-bonggang. Ganda naman talaga. And alam niyo, buti na lang dalawang shade yung kinuha ko. Kasi kung isa lang na maputi, hindi ko siya magagamit ngayon dahil medyo tan tayo, mga sis. So, ang nagpasagip sa aking buhay ngayon eh, ito. Yung medyo darker shade ng concealer na binili ko. And very nice talaga niya. As in, very blendable. It has medium coverage, you can build it para talaga matakpan yung mga chismis mo, and most of all very affordable niya, kaya super super love this talaga, as in ayan o, ang ganda-ganda niya diba, very nice, super nice, super good job, kasi madami ding shades na papagpipilian yung mga Pinay ngayon or mga Pinoy, so sobrang sobrang nice, very good Easy & Co. for this one. Is itong Detail Lip Plumper. Super love this. Talagang ginagamit ko siya maya't maya kapag ano, pag feeling ko gusto ko putok labi ako. Ito yung ginagamit ko before mag-start ng makeup. Nilalagay ko na siya para kapag magli-lipstick na, putok lipstick na tayo agad. Or putok lips na pala. So I super love this. Isa to sa mga gusto ko kasi very nice and... It really does its job, mga sis. So, I love it. Ito, yung lip plumper yung pinaka-favorite ko. Yung lip care kasi nila, parang saktuhan lang. Parang normal na lip balm or lip oil lang siya. So, parang hindi ako masyado na-amaze. So, dyan ako na-amaze dito sa jelly lips nila. So, next naman is from Careline. And alam nyo na nagustuhan ko tong lip treat nila by Blythe. Blythe ba, Blythe? Kung ano man yung pangalan niya, Blythe. Super like ko tong shades na nabili ko, yung pudding and cheesecake. So, very, very nice siya. Ayan. Ang ganda ng shade kasi niya. And okay din naman yung packaging niya. Cute din collect. Pero yun nga lang, medyo umaalog-alog na siya agad. Pero okay lang. Magdahan-dahan na lang. So, ayan. I super duper like this shade. Ang ganda-ganda ng pagkaano niya. Yung parang mga nude-nude effect niya. Na warm tone. Super nice. I love this. Then, next naman is from Get Ready With Me. Ito, ginagamit ko to pag ano, yung mabilisan lang din. Tapos shower, tapos itong magic tint, ganyan-ganyan, putok blush. Then, yung sa lips, ang ginagamit ko is itong 1993 ngayon. Di ba, sobrang favorite ko itong shade na to. Sabi ko, ito yung magiging best buds ko. Best buds? Best friend, BFF ko talaga sa mga lip tint. Cheek or lip tint. Ayan, super love it. Mag-gel type na parang hindi siya yung naglalawa na lip tint. Alam mo yun? Tapos, I love the shade. Gusto ko yung shade na ganito. I love it. Isang bango-bango pa niya, para siyang bubble gum. So, I highly recommend, lalo na tong shade na to, mga sis. Hindi ko kasi bet yung mga pula-pulang shade niya. Ito talaga yung bet ko, yung 1993. Pack na pack sa akin to. Lalo na sa mga mom, she's na, pati mga titis of Manila, na, ganda na to. Habit ko sa inyo. Tapos, for the eyebrows naman, mga sis, ang nagustuhan ko recently is itong BLK na gel mascara. Yung gel mascara lang talaga. As in, ito lang talaga yung gusto ko. Itong pencil niya hindi. So, hello BLK. Sana naman gumawa kayo ng separate na gantong gel mascara. Kasi super i-hoard ko talaga ng bongga-bongga. Kasi super nagustuhan ko talaga siya recently. So, I highly recommend na ito. Bili niyo yan mga sis. Or BLK, baka naman pwedeng putol. Then, next naman for eyebrows, kapag ginagamit ko yung Easy & Co., ito naman yung ginagamit, ay, Easy & Co., yung BLK, ito naman, bet na bet ko tong Easy & Co. na Precision Brow Pen Ash para hindi masyadong guhit na guhit talaga yung kilay ko. Parang medyo natural pa rin na parang strands. I like it so much. Ayun o, parang natural lang kasi talaga yung strands niya. So, I like it. But, hindi ko pa naman natatry yung kay Strokes. So, baka naman Strokes, gusto mo akong padalan ng yung eyebrow set. I-review ko. I-check ko natin dito. Kung gusto mo lang naman. Pero ito, ito si Easy. I like it so much. Highly recommend this din. Super affordable.
Meron na naman pagkindat. Ibig sabihin, gustong-gusto ko talaga yon. Next naman is from, ito recently ko lang siya ni-review. It's the Kerry Boom Gloss na in the shade Boom Bida Bida. Alam niyo yun na super like it. Super like it. Kasi para talaga siyang si Fenty. Fenty Gloss na super nauso talaga. So, kung gusto niyo noon, ito na lang nili niyo kasi halos parehas lang talaga. Mas manipis lang siya na very, very light. At hindi halala masyado. So, bilhin nyo na to kasi mas mura talaga to kaysa kay Fenty. And halos the same lang talaga siya. Satin Locks na... Oh, ano yung tawag ko sila? Satin Locks na... Ah, basta Satin Locks. Butter Tint! Ayun, Butter Tint. Na parang lip balm na ganun. Dalawang shade yung bet ko. Yung Blackberry Jam and itong Rose Latte. Oh, fuck. Ganda, diba? Then, itong Blackberry. Super love it. Ayan, very nice. I love this too. These two shades. Super favorite ko. I love it so much. Highly recommend the shades and also the product. The quality is super nice. Super moisturizing sa lips. Nag-iiwan din talaga siya ng tint. And ganda. Ganda yun sa labi. Promise. Ganda. Yun lang masasabi ko. Maganda to mga sis. Bilhin nyo na. Add to cart nyo na to. Then, sinabi ko sa inyo kanina na gusto ko yung dalawang, may dalawa kong tinted sunscreen na nabebetan ngayon, which is ito ang si Hello Glow and itong si BLK na tinted sunscreen or airy sunscreen nila na tinted version. Ito din yung dala-dala ko sa beach. Dalawa sila. Sinalitan ko sila kasi ayoko maubos talaga. So, salitan. Ayan. Super nice. Mas may coverage siya compared to sa foundation nila na Daydream Collection. And, yun nga lang, hindi ko sure kung sa para sa lahat, eh, pwede tong shade na to. Kasi, hindi siya tone adapt naman eh. Walang nakalagay na tone adapt. Pero, sa akin, medyo dark siya ng very, very light. Very light lang. So, if gusto nyo ng medyo nagda-tone adapt, mas Kerry Boom Boom sa inyo itong Hello Glow. Kasi ito may tone adapt. Ito, walang tone adapt. So, I'm not sure if pwede ito sa mga tisay and sa mas medium tone skin. So, I'm not sure. Hindi ko pa na-try. Sa akin ko pa lang naman na-try and medyo may dark shade. Darker siya sa akin. Very, very, very light. But, the quality and also the coverage, very, very, very nice. I love it. Hindi din ako nag-breakout. So, ibig sabihin, Kerry Boom Boom tong product na to, mga sis. Okay, so next naman is for the eyeshadow. Wala naman ako masyadong local brand na beta na eyeshadow. Pero, in fairness naman, lumevel up naman si Kerry Boom. Pero, mas prefer ko yung shade na to compared dun sa blue. Kasi siguro, favoritism ako ngayon ng purple. Pero, ang ganda talaga niya. Very blendable. Ayan. Pigmented. And, mura. Sobrang mura niya. So, makaka-create ka ng madaming looks. Like, for example, brown na may peach or brown ka lang for a day natural look. Mga ganon. Or pag gusto mong bumonga, ayan, may red pink na parang may purple din. Ayan. So, glam look or daytime look, pwede mong gawin sa isang palette na to. And it's very affordable. Parang 200 plus lang ata to. So, very nice. Very nice quality. So, isa to sa mga favorite ko. And thumbs up sa akin this October. Then, ito din. Recently ko lang siya ni-review for the powder naman. I like this Ever Belena All Day Powder Foundation. Nagustuhan ko siya kasi ang ganda ng lapat niya sa akin. Alam mo, parang... Ganda kasi, tamang-tama yung shade sa akin. Ayan o. Diba? Oh, wow. Tapos parang... Nalilinis niya talaga yung O. Mukha ako. Tapos kapag gusto mo, wala ka masyadong ano, shining, shimmering sa face mo, na gagawa niya talaga. And maganda siyang powder. As a setting powder, or gusto mo maging foundation siya, Kerry Boom Boom naman. Pero ako as a setting powder, mas bet ko siya. Ayan. Parang mang panglinis kumbaga. Ayan. Siya yung ginagamit ko panglinis recently. And it's very, very nice. I love it. Very affordable pa. And this one, padala sa akin to. And I still love it. Bakod.
diba? Kasi naka-shade ko. I like it so much. Then, ito naman is from Clutch Flame. Tama ba? Clutch Flame. Nagustuhan ko din ang kanilang all-around flush multicolor. And this shade na Basque. Ito lang naman kasi yung kinuha ko. So, nagustuhan ko siya kasi ayan. Kakaiba yung texture niya. Alam mo, kala ko velvety din siya. Pero, medyo may pagka... Ang labo ng feeling eh. Parang madulas na parang... madulas. Basta, iba yung feeling niya. Hindi siya velvety. Hindi siya sobrang liquidy. Pero, ayan, parang powder type na... na parang may unting liquid. Ganyan. Ang ganda. Tapos, wala siya masyadong amoy. Pero, ang ganda niya sa cheeks. Tapos, long-lasting din siya. Ayan, ito yung... Tapos, hindi siya yung parang pigmented na parang matatakot ka na baka hindi mo na ma-adjust. Pwede mo siyang, ayun, ang ganda. I-build mo lang siya para gusto mo mas darker. Pero ang ganda nito kapag gusto mo yung parang look na toasted egg ka. Toasted bread. Hindi yung parang orangey, peachy look. Ang ganda niya. Very nice siya. Sa cheeks ko siya nabetan. So, next naman from Clutch Flame is their TLC spray. Ang daming nagkagusto dito sa TikTok. And isa na ako ata sa in love dito. Kasi grabe yung spray niya. Ang ganda. Pinong-pino. Kita niyo. Basta sobrang pino niya. Tapos alam mo yung hindi... Mababasa yung... Masaset yung face mo ng hindi basang-basa. Alam niyo yun? Yung parang... Hindi yung parang katulad doon sa Vice na parang kalat na parang nagbutil-butil sa mukha ko. Ito. Sobrang pinong-pino niya, oh. Di ba? Ang dami na nun. Hindi ko lang masyado gusto yung amoy niya kasi hindi ako fan ng coconut. Pero titiisin ko. Kasi yun, ang ganda naman niya, eh. Oh. Di ba? Ang lakas makarefresh. Ayan. Mas gusto ko na to. Mas kaya kong tiisin yung coconut kesa sa amoy gamot katulad nung sa Vice Cosmetics. So, mas prefer ko to. And I super love it. Buti na lang nakinig ako doon sa isang follower or subscriber ko ata yung nag-comment na i-try ko to. And I love it. Thank you so much kung sino ka man. Sorry, hindi ko maalala. Pero, I love it so much. Oh, glow. Ganda, di ba? Hindi, tama pa ulit-ulit ako. Kasi, tuwan-tuwa talaga ako sa kanya. Ano ba yan? Then, last is from Romand. Ayan na naman. Romand. Ano ko sumasabi? Romand na product. And you know already na love ko tong kanilang Juicy Lasting Tint. Nagamit ko din ngayon. Ito yung gamit ko. Yung in the shade 22. Pomelo Skin. Super love ko nito. So parang nude. Ano lang siya. And I super love it. Gusto ko to. Tapos gusto ko din to. Alam niyo yun. Yung itong... Ano shade to? Number 24, Peeling Amadou. Angdu pala, Angdu. Lagay sa kitna. Super nice. I love it. I love it. Alam niyo na kung bakit ko gusto yan. Kung gusto nyo malaman kung bakit ko gusto yan, panoodin nyo review ko. So, ito. Ang ganda din itong velvet na to. Ayun, tigil yung kita nyo. Ganda, diba? Tapos ito din. Ang ganda din ito. Fuck, only boy. I love it so much. Ganda. Super love ko tong products na to. Itong dalawa na to. Super nice talaga. Itong dalawang product pala talaga. Velvet and also yung Juicy Lasting Tint. Ang haba kasi. Pero ito, very nice. Very, very, mas affordable compared sa mga ibang Korean brand na mga velvet tint or lip tint. So, ayun na nga mga sis, natapos na tayo sa pag-review, pagsasabi ko ng aking mga October favorites. I hope nakatulong sa inyo to na mag-add to cart para sa 11-11. Nag-prepare na ba kayo? Ayan, ilista nyo na to kasi sobrang highly recommend ko talaga sa inyo yan. Ayan, yung mga katibayan, super duper love ko talaga tong mga products na to and maisusumpa ako ang buhay ko. Bah! Sumpa yung buhay ko. Nagustuhan ko talaga tong mga products na to. Ay, susumpa ko na lang yung mga makeup ko. Hindi, pero maganda kasi talaga sila and I super love them and ginagamit ko talaga sila. Promise. So, ayun. And,
Ngayon, i-share ko sa inyo yung sa giveaway. Yung sa giveaway kasi, mga sis, ang sabi ko lang naman doon, madali lang naman siya. So, ilalike nyo and fa-follow nyo muna ako sa lahat ng aking social media accounts. Tapos sana nakapublic kayo para kapag nakapili na ako ng winner, i-check ko na lang if nakafollow ba talaga kayo lahat sa akin kasi yun yung number one rule. Siyempre, dapat follower or subscriber ko kayo. So, ayun nga, like and comment on my 3 latest posts. Kasama na doon yung giveaway post ko, okay? So, basta mag-like lang kayo doon sa mga posts ko. Tapos, mag-comment kayo ng related naman, mga sis, doon sa post ko. And don't forget na ang minimum words, 5 words, okay? 5 words, mga sis. 5 words, hindi emoji. So, tapos, i-share nyo yung post ko, yung giveaway post ko sa IG story nyo. And you need to tag me. Kasi doon ako magbe-base kung sino yung mga nag-follow ng rules talaga. And alam ko, medyo maproseso, pero promise ko naman sa inyo, nakita niyo naman yung giveaway ko. 2 mananalo and talagang hindi ko kayo tinipid sa giveaway nito kasi gusto ko maramdaman niyo and ma-experience niyo din yung mga makeups na nagagamit ko. And soon, pag kaya-kaya na ng budget, why not? Malay niyo, pa-luxury makeup giveaway din ako, 'di ba? Basta support-support lang tayo. Wow, support-support! My goodness! Basta yun lang, nakaka-happy lang na nakakapag-giveaway din ako sa inyo. Parang sa support na binibigay nyo sa akin, mag-give back din naman syempre ako. So, ayun lang. Natapos na ang ating October favorites and also ang pag-clear ko doon sa giveaway. So, ayun lang. Sali kayo. And again, don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!